Yo, what is up guys, Racing Boy here. Sa video na to ay i-share ko lang sa inyo yung video quality ng Insta360 ONE RS kapag may gamit na sticky lens guards. So ayan, kung mapapansin nyo sa may bandang ulo ko, sa may sentido, yun agad bumungad sa atin ang isa sa mga cons ng paggamit ng ganitong guard. So kung mapapansin nyo rin, bawas yung quality ng video kasi nga naglagay tayo ng glass or something na magiging cover ng mismong lens, at parang nag-serve siya as parang filter. So kapag may dumi o kaya yun nga may tumamang liwanag galing sa araw o kaya sa bumbilya, nagkakaroon siya ng glare at flare. So yun yung magsasuffer ng malaking diferensya yung video quality natin. Magsasuffer yung video quality sa paggamit ng ganitong lens protector or guard. So kung mapapansin nyo sa may bandang unahan, ayan, yun yung sinasabi kong flare ng camera ng lens, dahil yan sa pagtama ng liwanag galing dun sa araw or kung nasa bahay kayo, may bumbilya, may ilaw, ganyan din yung mangyayari, may puting ganyan, may kulay puti, yan yung reaction ng glass ng guard sa liwanag, at nagre-reflect naman yan dun sa mismong lens ng device natin. Ayan, sa may bandang baba. So, okay naman para sa akin, lalo kung wala tayong budget. Siyempre, dapat advance tayo mag-isip. Pwede kasi masira or madamage talaga na hindi natin na mapakinabangan yung lens kapag nabagsak or kapag natamaan ng bato. Alam naman natin na pag nag-rides tayo, may nasusundan tayo minsan ng mga truck o four wheels na yung gulong nila ay may mga nasagasaan na bato at tumatalsik sa atin yung mga bato o buhangin. So delikado pag tumama sa 360 lens natin ay mapapamahal tayo sa gastos. Yan. Sa ngayon yung Insta360 lens mod ay nagkakalaga ng 8,000 to 9,000 pesos yung lens niya, yung mod. So kung wala kayong budget para doon, kung sakali masira, mas maganda na gumamit na lang kayo ng sticky lens guard sa halagang 400 to 600 pesos. Depende sa seller. Merong seller na 1,000 plus ang bentahan nila. Pero kung may budget kayo at gusto nyo kasing magkaroon ng magandang video at walang flare, walang glare, at syempre nga dapat advance mag-isip, kung sakaling masira dapat nakahanda na ang kalooban nyo at ang bulsa nyo, ang budget nyo, na mayroon kayong pamalit o pang replace ng lens. So mas maganda wag na kayong gumamit ng sticky lens guard kung may budget kayo, at kung ang habol nyo talaga mas maganda yung video quality. So shout out din pala sa mga seller at dealer nitong helmet namin. Yung helmet ko, KYT NFR Megalodon, ay nabili namin dito kaila Motorati Imos sa may Centennial Millennium Building pala, hindi Centennial. Millennium Building dito sa may Paliko. So yung kay Mrs., yung helmet niya ay kila Papa Paul sa Savannahville sa may bandang Malagasang. So ayan yung mga Facebook page nila. Contact na lang kung sakaling may inquiry kayo sa kanila. So shout out Motorati Imos sa quality helmets. At shoutout din kay Papa Paul.
Thank you. Ride safe, guys. Keep safe. Diyos mabalo sa Indugabos. Salamat.